accounts doon sa Malacañang, they presume na kay Marcos yan. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, wala ni isang account na andoon na nasa pangalan ni Marcos. Ang nakita nila, yung binuksan ni Marcos noong 1954 at noong 1963. Ang ibig sabihin nito, meron dalawang account dyan nasa pangalan ni William Saunders, pero sa ilalim ng pangalan ni William Saunders, Ferdinand Marcos. Yung isang account nasa pangalan ni Jane Ryan, pero sa ilalim nun ay Imelda Romualdez Marcos. Bakit ganun? Sapagkat sa Switzerland, ganyan sila nagpapasok ng pera. Kailan ito pinasok? Hindi pa presidente si Marcos. Abogado pa lang siya at congressman pa lang siya. At bagong kasal pa lang. At si Mrs. Marcos, kakasal lang nila 1962-63. Magkano ang nilagay dyan? Ang unang kanilang pinasok dyan, $68 million. Saan ang galing ito? Hanggang ngayon, hindi natin masasagot. Sapagkat ang taong nagpasok niyan ay namatay na. Hindi nila pinayagan si Marcos na bumalik sa Pilipinas at sa kanya ay madinig natin ang kwento kung saan ang galing ang kanyang kayamanan. Saan napunta yung pera na yan? Saan napunta yung mga accounts na yan, yung Swiss accounts na yan? Yung simula ng pagpasok ni Mrs. Aquino, nakita nila doon sa account na yan, nung kanilang ginawa ng arithmetic, mga $356 million yan. Sa haba ng panahon na andyan yung pera na yan, kumita na ng interest. Kaya nung pumasok si Mrs. Arroyo, $768 million na yan. Sasabihin nila, ay minako ni Marcos, hindi. Tumaas na yung presyo sapagkat nagkaroon ng interest ang pera na yon. Saan pumunta yan? Una, sabi nga ng mga Swiss banks, ang ingay-ingay ng Pilipinas, sinasabi parati na yung pera na yan kay Marcos at lahat, nababahala na sila. Kaya ang ginawa ng Swiss, ang Swiss federal judge, yung kanilang parang Swiss court, anong sinabi doon? Ibabalik namin yung pera na yan sa Pilipinas, kayo na ang mag-sequester. At kailangan na litisin ninyo kung ano ang kulay ng pera na yan. Sino ba ang may-ari niyan? At kayo na rin ang magsasabi kung yung pera na yan ay ninakaw. Pero huwag na kayong balik ng balik pa dito sa Switzerland para tanungin yung pera na yan. And they did that. They made a judgment. Yan ang nakasulat dun sa judgment ng Federal Court ng Switzerland. Anong ginawang interpretasyon dito sa atin? Binaliktad yung German language na yon. At sinabi, kasi daw yung pera na yon ay kay Marcos at yun daw ninakaw sa taong bayan, kaya binabalik sa Pilipinas. Can you imagine that? Ang pagbabaliktad na ginawa nila, be that as it may, hindi rin mapasok sa Pilipinas. Bakit? Sa laki ng halaga, walang bangko dito sa atin ang pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga. We do not have this AAA na tawag na bangko kung ano man yan sa banking system. Kaya saan din deposito? Sa Singapore. Kasi yon, ang Singapore is the